ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa Percy Lapid case. Lumabas na ang final na autopsy report ng NBI sa pagkamatay ni June Villamor, ang umunay middleman sa Percy Lapid killing. Nagsalita na rin ang isa sa mga inmate na umaming isa siya sa pumatay kay Villamor sa loob ng bilibid. Exclusive! Nagpapatrol, Nico Bauer. Natapos na ang autopsy report ng NBI sa bangkay ni June Villamor, ang namatay na inmate sa kanyang selda matapos siyang iturong middleman sa pagpatay kay Percy Lapid. Walang nakita mga sugat sa leeg at ulo at wala ring napansing injury sa kanyang baga. Sa final report ng autopsy ng NBI, kasama na ang resulta ng pathology, toxicology at histopathology test kung saan undetermined ang lumalabas na resulta ng cause of death. Hindi nagkakalayo ang resulta ng autopsy na isinagawa ni Dr. Raquel Fortun na nagsagawa ng hiwalay na autopsy sa hiling ng pamilya mabasa. I was just prepared to say it's undetermined. When Secretary Remulla informed me of information that they got that it was a plastic bag, I said, okay, that is consistent with the findings actually. Ayon sa forensic pathologist na si Dr. Cecilia Lim, kadalasan may nakikitang marka ang mga ginamitan ng plastic para hindi makahinga. Pwera na lang kung hindi sila nanlaban. You will be struggling, yes, to prevent somebody from hurting you. They're trying to restrain you and all that. So you do expect to find injury. Why would an adult not be struggling if somebody's trying to hurt him? Was he drunk? Was he drugged? Wala siya masyadong injuries. Sa salaysay ng isang inmate na isa umano sa mga nautusang patayin si Villamor, galing umano sa taas ang utos at order daw ito ng opisina. Sinabi pa sa salaysay na pinababa daw nila ang lahat ng mga preso sa second floor ng dormitoryo kung nasaan si Villamor at siya lang ang naiwan. Kanina, nagsagawa ng reenactment sa NBI ang apat na preso na pumaslang umano kay Villamor. Kwento nila, noong una ay nakiusap ito na huwag siyang patayin, pero pinakalma nila si Villamor hanggang pinasok ang ulo niya sa plastic bag. Nung sinuputan ninyo si Villamor, lumaban pa ba siya? Hindi na po. Anong ginawa niya? Para pong tanggap niya na po sa sarili niya mamamatay na siya. Hindi siya nanlaban? Hindi po. Kahit mag-hysterical po, meron po siyang pagkakataon na pwede po siyang mag-hysterical, hindi niya po ginawa. Ayon sa inmate, pinagsisisihan daw niya ang kanyang ginawa. Anong naramdaman mo nung ganun na siya? Ano po, una-una, sir, takot eh. Takot. Pangalawa, konsensya kasi kakosa namin siya. Okay. May pagsisisi ka ba? Ano mensahe mo sa pamilya niya, lalo na sa kapatid? Wala po. Matapos mamatay, dinala ang bangkay ni Villamor sa funeraria, pero hindi pa malinaw kung sinong nag-utos na agad itong i-embalsamo. Pinagtatagpi-tagpinan ng NBI ang naturang autopsy report at ang mga salaysay ng mga inmate. Inaasahan na malapit na maisampa ang mga kaso ukol sa pagkamatay ni Villamor. Nico Bawa, ABS-CBN News. Nakatakda po namang ihain sa Department of Justice sa Lunes sa mga karagdagang reklamo ng murder laban sa mga nasa likod umano ng pagpatay kina Percy Lapid at June Villamor. Ayon po sa kapatid ng broadcaster na base sa mga salaysay ng ilang inmates sa bilibid na tinuturing na persons of interest, mga dating opisyal ng Bureau of Corrections umano ang nag-utos ng pamamaslang. Nagpapatrol, Mike Navali. Base sa mga salaysay ng mga Bureau of Corrections inmates, unti-unti na umanong lumilinaw kung sino ang nasa likod ng pagpaslang sa mamamahayag na si Percy Lapid. Kung sakaling... Ayon sa kanyang kapatid na si Roy Mabasa, pare-pareho ang tinutukoy ng mga inmates. Lahat sila ay nagtuturo sa certain Bucor officials. Ito namang tinuturong Bucor officials, one of them ay kasama dun sa 160 persons of interest na pinangalanan ng PNP. No? But hindi naman tayo nagulat na rin sapagkat nakita natin yung napakalinaw na litrato na ipinakita ng kwento ng mga inmates na kung paano bumaba yung order sa kanila
at paano isinagawa yung pagpatay sa aking kapatid at gayon din dun sa so-called middleman dyan sa loob ng Pilipinas. Mm-hmm. Tumanggi si Mabasa na kumpirmahin kung ang nasuspending Bureau of Corrections Chief na si Gerald Bantag ang tinutukoy ng mga inmates. Pero ang malinaw, hindi lang iisa ang itinuturong umano'y mastermind. If I'm not mistaken, parang meron akong nakitang isa, no? But meron isa pang Bureau official na binanggit doon na merong siya yung mismong nagbibigay, nagbababa ng order sa mga inmates kung ano ang gagawin. Si Justice Secretary Boying Remulla tumanggi ring kumpirmahin kung may opisyal ng gobyerno na sangkot. Sa Lunes, nakatagdang ihain ng PNP at NBI sa mga prosecutor sa DOJ ang mga karagdagang reklamong murder laban sa di bababa sa 10 mga sangkot umano sa pagpatay kay Lapid at maging sa umano'y middleman na si Crisanto June Villamor. Nag-uusap ang NBI at PNP. They're talking between themselves about the cases they're filing. I said they're filing more cases on Monday, I think. We'll find out. Playing it by ear, we're trying to close everything as early as we can. But there are two or three people that we still want to talk to, just to be thorough about it. Very high in the chain sa Percy Lapid. Ang mga dagdag na reklamo ay bukod pa sa nakabinbing reklamong murder na dinidinig ngayon sa DOJ, kung saan sangkot ang gunman na si Joel Escorial at ang umano'y middleman na si Christopher Bakoto. Muling dumalo si Escorial sa preliminary investigation kanina pero hindi na nagbigay ng dagdag na salaysay. Si Bakoto naman ay nagpadala ng abogado, si Attorney Salvador Quimpo, na kumuha lang muna ng kopya ng reklamo at ng mga sinumpaang salaysay. Si Bakoto umano ang kumausap sa mga kasamahan ni Escorial sa pagpatay kay Lapid sa Las Piñas noong October 3 na sina Israel at Edmond Dimakulangan at isang nagngangalang Ordi. He has been in prison sa high security detention facility for the last 2 years. So how can he do that? How can he recruit? Hindi niya alam. Hindi rin umano kilala ni Bakoto, sina Escorial at ibang mga suspect. Nasa kustudiya ng PNP si Escorial. Si Bakoto naman nasa BJMP habang pinaghahanap pa rin sina Orly at ang magkapatid na Dimakulangan. Binigyan sina Bakoto ng hanggang sa susunod na Biyernes, November 11, para magsumite ng kanilang kontrasalaysay. Para naman sa abogado ng mga babasa, posible umanong kalaunan ay isama sa reklamong murder na nasa DOJ na ang mga bagong reklamong ihahain sa Lunes. Ikinatuwa ng pamilya Mabasa ang patuloy na pagulong ng investigasyon. So far, the Mabasa family is very grateful also for the the investigation is being conducted. There are the investigation did not stop at one point and even proceeded with the discovery or the with the finding of other probable persons of interest. Samantala, nakatakda namang iuwi sa Leyte bukas ang mga labi ni Villamor. Mike Navallo, ABS-CBN News. Dahil sa mga salaysay ng ilang inmates na persons of interest sa krimen, nagkakaroon na ng linaw ang pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid at sa inmate na si June Villamor. Pero wala pang kasiguruhan kung maipapasok sila sa Witness Protection Program. Nagpapatrol, Nico Bawa. Sa pagkamatay ng broadcaster na si Percy Lapid, tatlong commander ng Batang City Jail, Sputnik Gang at Happy Go Lucky ang nagsalaysay na nautusan silang iplano at magkalap ng pondo para sa pagpatay kay Lapid. Batay sa kanilang mga salaysay, ang isang commander nakatanggap ng mga iba pang utos ukol sa planong pagpatay kay Lapid mula sa isa pang inmate na galing sa Iwahig, Palawan. Ang isang commander naman ang kumonta kay June Villamor sa paghahanap ng gunman. Mula kay Villamor, na-recruit niya si Joel Escorial para tanggapin ang kontrata. Si Villamor din ang nakipag-usap sa kapwa niya inmate para maghanap ng driver para kay Escorial at naghanap din siya ng backup na gunman kung sakaling hindi matuloy si Escorial. Mula sa tatlong commander at sa inmate mula sa Palawan, nabanggit ang palayaw na tanda at isa pang personalidad na mastermind umano sa plano. Sa pagkamatay naman ni Villamor, dalawang commander ang nautusan sa plano na inutos daw ng isang personalidad. Isang kapwa inmate naman ang pinatawag na mga siwa sa plano. Siya naman ang nagtawag sa apat pang inmate na mismong pumatay kay Villamor.
Ayon sa DOJ, nagtutugma-tugma ang kwento ng mga inmates sa kanilang mga salaysay. Pero ayon kay DOJ spokesperson Mico Clavano, hindi malinaw kung papayagan silang makapasok sa witness protection program. The witness protection program, mahumalabo yun because of their requirements. And the last one there is they should not have been convicted of a crime involving moral turpitude. Pero ayon sa abogado ng isa sa mga inmate, makikipagpulong sila sa DOJ para ito'y pag-usapan. Dati naman daw pinayagang mga witness ang mga nasa bilibid. In my experience, ano, meron naman ginamit na may sit witness na kahit mga convicted felon. They were not charged as principal or as co-participant or as an accomplice or accessory because they are state witnesses of the government. So I think DOJ has all the power and authority to do that. Dagdag ng DOJ, pinahahalagahan nila ang kooperasyon ng mga inmate at alam nila ang peligro sa kanilang buhay. Hahayaan daw muna silang manatili sa NBI para sa kanilang seguridad habang patuloy ang investigasyon. Nico Bawa, ABS-CBN News. Sa ibang balita naman, pumalo ang inflation o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa pinakamataas nitong antas sa loob ng halos 14 na taon noong Oktubre. Nakaapekto rito ang masamang panahon kung saan napuruhan ang sektor ng agrikultura. Nagpapatrol Warren de Guzman. Doble dagok ang sama ng panahon para sa tinderong si Raymar. Hindi siya nakalabas para magtinda ng tuwalya. Hirap pa siyang pagkasyahin ng pamalengke dahil nagmahal halos lahat ng bilihin dahil sa mga nakaraang bagyo. Ito kami, talaga hati-hati na kami bilang mga dalawang gayat. Tagdadalawang gayat muna tayo ha, bawat tanan ha. Ngayon, tapos nabawi nila sa sabaw. Nagharap kami ng mga pagkain. Kung hindi mangga. Manggang kanawa namin doon sa may mga puno ngayon. Pwede na yun, paghahapon na yun. Ang negosyante namang si Mark, namili sa palengke para sa isang handaan ng pamilya. Imbis na kumain sa labas, sa bahay na lang sila maghahanda para makatipid. Magugulat ka, dating kinakainan mo na mura. Kung di naman sila nagbago ng presyo, umunti naman yung serving. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, tumama ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin sa 7.7% noong Oktubre, pinakamataas na antas nito sa loob ng halos 14 na taon. Ang dalawang pangunahing dahilan nito ay ang pagtaas ng presyo ng pagkain tulad ng gulay, karne at isda at pagkain sa mga restaurant at ibang kainan. Ayon kay National Statistician Undersecretary Dennis Mapa, epekto ito ng masamang panahon tulad ng bagyong karding na napuruhan ang agrikultura. Ang bad news, maaaring bumilis pa ang inflation ngayong Nobyembre. This is really the effect of the previous typhoon, yung karding, no? Tapos of course, you mentioned yung transport kasi na-factor in itong pagtaas ng presyo sa pamasahe sa jeep, sa bus, sa taxi. Plus of course, pumasok din yung sa housing, water, electricity, gas and other fuels, particular yung electricity. Yung impact ng recent typhoon natin, yung paeng, sadly makikita pa natin yun ngayong buwan. Dagdag ni Mapa, sadyang humina na ang purchasing power ng piso o ang dami ng mga produkto na kayang mabili nito. Yung 100 pesos na mabibili mo noong 2018, yung worth niya ngayon, 87 pesos na lang. Konti na lang mabibili mo in terms of items. Ang sagot ng National Economic and Development Authority, ayuda. Ayon kay Secretary Arsenio Balisacan, itutuloy ng gobyerno ang cash transfers at fuel discounts para sa mga pinaka-apektadong sektor. Dagdag niya, ang ilalabas na Philippine Development Plan 2023-2028 ay may mga konkretong plano para palakasin ang agrikultura para mabawasan ang epekto ng sama ng panahon sa supply ng pagkain. Sa Disyembre pa inaasahan ang development plan at nakikita ng ilang mga ekonomista na patuloy na magiging mataas ang inflation hanggang 2023. Ayon sa isa, maaaring umabot pa ito sa lampas 8% sa Disyembre. Nauna nang sinabi ni BSP Governor Felipe Medalla na itataas muli ang interes sa mga pautang ngayong buwan para mabawasan ang mga gumagamit ng utang para mamili. Sa ganitong paraan, inaasahan ng BSP na makatutulong ang pagkonte ng mamimili sa pagbaba ng inflation. Pero ayon sa isang eksperto, baka hindi ito umubra. Ang food inflation noong Oktubre tumama sa pinakamataas na antas nito mula pa sa krisis sa bigas noong 2018. Nasolusyonan ito sa pamamagitan ng pag-angkat ng bigas. Pero dolyar ang ginagamit para bayaran ang mga inaangkat na produkto
at mahina ang piso kontra sa dolyar ngayon. Warren De Guzman, ABS-CBN News. Hanggang bukas, Sabado, November 5 na lamang ang libreng sakay sa LRT 2 para sa mga estudyante. Ayon sa LRTA, layo ng libreng sakay na makatulong sa mga estudyante nang magkaroon ng face-to-face classes. Nagsimula ito August 22 nitong taon at tinatayang nasa 30 million ang halaga ng nawala sa kita dahil sa programa. Kung itutuloy umano ito, ay maaapektuhan na ang mga proyekto at rehabilitasyon ng tren. Siniguro naman ng LRTA na makatatanggap pa rin ang mga estudyante ng 20% discount sa tren simula sa November 6. Kailangan lamang ipakita ang kanilang school identification cards o proof of enrollment. Kapag dumadami yung subsidy outside of those things, eh lalong mahirapan kami na manghingi pa for additional funding sa ating mga expansion projects. So kung mapufocus na lang yung ating mga hinihinging subsidya para sa expansion, extension, upgrading, rehabilitation, then mabilis-bilis tayo makakakuha sa national government. Sa kabila po ng pagiging optional o voluntaryo ang paggamit ng face mask sa halos lahat ng lugar, may mga pagkakataon na kailangan pa rin itong isuot, gaya na lamang sa mga high-risk setting na lugar. At live mula sa Quiapong, Maynila, nagpapatrol si Rafael Busano. Rafael, diyan ba sa kinatatayuan mo ligtas ng hindi gumamit ng face mask? Oh, Bernadette, ito dito sa Quiapo, alam mo naman, First Friday, kaya talagang marami ang tao nagpupunta dito. At ito yung typical First Friday, no? Hanggang labas yung mga nagsisimba. Kahit tayo ay nasa labas ng simbahan ng Quiapo, nasa outdoor space tayo, pag tayo naglakad-lakad ay mawawala talaga yung physical distancing. Ito yung halimbawa ng high-risk setting. Kaya naman kahit optional na ang paggamit ng face mask sa indoor at outdoor spaces, ay mahalaga pa rin na magsuot nito para makaiwas sa anumang sakit. Patuloy na nakararanas ng pababang trend ng COVID-19 ang National Capital Region at ang nalalabing bahagi ng Luzon, ayon mismo sa Department of Health. Ang Visayas, nakakakita ng pataas na trend habang ang Mindanao nakakaranas ng plateau o pagbagal sa pagdami ng kaso. Ang magandang balita, kahit ginawa ng optional ng pamahalaan ang pagsuot ng face mask sa outdoor at indoor spaces, marami pa rin naman ang pinipiling isuot ang mga ito. Yun nga lang, mapapansin na may ilan na hindi na talaga ito isinusuot. Sa totoo lang, hirap akong huminga pag nakamask. Marami naman akong nakikita rin na hindi nagmamask na eh. Kasi okay na naman ni dahil, di ba, hindi naman na hinuhuli na. Hindi tuloy mapigilan ng iba na mangamba na baka ilang linggo lang ang hintayin bago tuluyang dumami ang hindi na nagsusuot ng face mask. Aminado ang DOH na maaari itong mangyari. Pero tingin ni Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, marami nang natutunan ang mga Pinoy matapos ang halos 3 taong pandemya. Ganun naman tayo, no? Pag nakita natin yung ibang tao doing something, sometimes we get to be influenced. Pero kung ang isang tao ay well-informed, alam niya what would be best for him and his family. Magsuot parati ng face mask pag nandito. Dahil nawawala ang physical distancing sa Quiapo, mismong ang hepe ng Plaza Miranda PCP, pinaalalahanan ang mga namamasyal na isuot ang face mask. Magsuot po tayo lagi ng face mask. Nakaugalian na po natin, gawin na po nating habit ang pagsusuot ng face mask, whether meron o wala pong batas na ipinatutupad ng gobyerno. Base naman sa datos na nakalap ng Department of Health, mula September 1 hanggang November 3, tinatayang nasa higit 3,900 na edad 12 hanggang 17 anyos sa buong bansa ang tinamaan ng COVID-19, kasabay ng muling pagbubukas ng klase. Pero hindi naman nangangahulugan na kailangan muling itigil ang face-to-face classes. Sa tingin ko, hindi yan dapat maging balakid para patuloy na magkaroon ng full implementation ng face-to-face classes. Wala naman pong naitala na nagkaroon ng severe, wala naman naitala na namatay na estudyante because of this. All of these infections does not outweigh the benefit if we open up the classes because this is very essential for the mental health wellness of our students and our children.
Bernadette, kakatapos lang ng misa dito sa Quiapo Church at lahat ng nandito sa labas, doon yung exit. Kaya naman makikita mo mamaya, hanggang ngayon nga nakikita natin na unti-unti nang lumalabas yung mga tao at nagkakaroon talaga ng kumpulan. Lumingon ka lang dyan sa labas, ay makikita mo na merong ilan na mga hindi nagfe-face mask. Ang dapat talagang tandaan ng tao no, ay yung tinatawag na personal responsibility. Ito yung sinasabi ng DOH na paulit-ulit dahil pag ikaw ay naglakad-lakad ng hindi naka-face mask sa high-risk setting at nataon na ikaw ay may nakasalubong na hindi rin naka-mask at may sakit, bagamat malakas ang iyong resistensya, paano na lang yung mga kasama mo sa bahay na matanda, na bata o mahina yung resistensya. Kaya napakahalaga pa rin talaga na kahit kumpiyansa ka sa iyong kalusugan, ay intindihin mo at isipin mo yung kalusugan naman ng iyong mga kasama sa bahay. Bernadette. Maraming salamat, Rafael Bosano. Ganyel, sinong Korean heartthrob ang bumisita ngayon dito sa ating bansa? Ate V, apaw ang kilig ng Pinoy K-drama fans dahil nandito ngayon sa Pinas, si Ji Chang-wook. Biyernes ng hapon nang dumating sa bansa ang aktor para sa kanyang scheduled fan meet sa Pasay sa Linggo, November 6. Taong 2020 pa sana ang fan meet ni Ji Chang-wook, pero nakansela dahil sa pandemya. Tumatak si Ji Chang-wook sa mga patok na K-drama gaya ng The Sound of Music o The Sound of Magic, Love Struck in the City at Suspicious Partner. Umakyat na sa 154 ang naiulat na namatay sa hagupit ng bagyong paeng sa bansa. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, naitala rin ang 40 sugatan habang 17 pa ang nawawala. Umabot naman sa mahigit na 4 milyong individual ang apektado ng bagyo sa 74 na probinsya. Mahigit 1,000 pa ang nananatili ngayon sa evacuation center. Ayon sa NDRRMC, nasa 2.9 billion pesos ang halaga ng pinsala na iniwan ng bagyong paeng sa infrastruktura, habang 2.7 billion naman sa agrikultura. Dumipensa po naman ang pag-asa sa Batikos sa kanilang forecast para sa bagyong paeng. Paliwanag po ng ahensya, tama ang mga impormasyon na binahagi nila kahit pa kulang sila sa gamit at kapos sa tao. Magpapatrol, Vivian Gulia. Tumanggap ng Batikos ang Weather Bureau na pag-asa mula sa ilang lokal na opisyal matapos manalasa ng bagyong paeng kung saan higit 100 ang naiulat na patay. I'm not relying anymore on pag-asa. No more justification. Tell the truth that you lack the necessary technical men, you lack the necessary equipment, and we focus on that. Siguro po in sa part ng pag-asa, more accurate po na communication sa amin. Kasi we are just relying po sa kung ano po yung binibigay nila na information. Pero nanindigan ang administrator ng pag-asa na tama ang ibinigay na weather forecast ng ahensya. Sana po ay matulungan din kami sa pag-disseminate dahil dapat yan tulungan. Hindi naman talaga kami nagbibigay na hindi tama. Tama according to kung current data na nakukuha natin. Kasi yung bagyo, kung titingnan natin, talagang nagbabago. Huwag natin hintayin na mag-landfall yung bagyo kasi bago pa man mag-landfall yun, Na-perwisyo na tayo. We believe that we have provided advance warnings as early as 3 days before. Maybe they were not able to understand really what would be the impact of the word heavy to torrential rains. Maybe we need to highlight the impacts rather than the description of the rainfall. Aminado ang pag-asa na 4 sa 18 Doppler radars nito na sumusukat sa ulan at hanging dala ng parating na bagyo ay sira sa ngayon. Ito ay sa Basco, Virac, Iloilo at Tampakan. Pero ayon sa ahensya, kayang saluhin ng ibang kalapit na Doppler radars ang pagkuha sa impormasyong mula sa parating na bagyo. Ayon sa istasyon ng pag-asa sa Zamboanga City, nasira rin ang Doppler radar nila, kaya umaasa muna sila sa forecast ng Mindanao Pag-asa Regional Services Division. Bukod sa kagamitan, kulang din sa tao ang pag-asa. Ayon kay Malano, sa ngayon nasa 300 pa ang kailangan nila
kabilang ang technicians, engineers at weather observers. Pero inaasahan niyang lolobo ito sa 700 kapag nakumpleto ang mga itinatayong karagdagang radar stations at flood forecasting and warning centers. Yung ating mga istasyon ngayon, mayroon tayong tao na isa lang. Tapos kumuhugo tayo doon sa ibang mga opisina para matauhan lang, mapatakbo lang ating mga radar. So ngayon, pamukha lang ng Cebu tsaka Bohol, ano, dalawang radar yan. Ano. Mm-hmm. Nagpapalitan sila kung sino yung pagaganahin. Imbis na parehong pagaganahin. Isa sa mga kasama ko, na ilang araw na nandito lang sa station, mag-isa lang siya. Which is a lot of challenge dahil mahirapan kami sa quality ng data. Hindi maganda na pagod yung tao habang nag-duty. Dahil yung quality ng data na nag-gather namin, nakukompromiso. Tuwing panahon na bagyo, talagang minsan wala talaga silang uwian. At talagang sinasakripisyo nila na mawalin sa pamilya nila, lalo-lalo na pag may panahon ng bagyo. Itinutulak ni Senador Coco Pimentel na tapyasin ang confidential at intelligence funds at gamitin ang bahagi nito sa pagpapalakas ng kakayahan sa weather forecasting ng PAGASA. Pinag-iisipan naman ni House Deputy Majority Leader at ang Provinciano Party List Representative Alfred de los Santos na maghain ng panukalang batas na magbibigay ng insentibo sa mga kukuha ng kursong may kinalaman sa meteorology o pag-aaral ng panahon. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ano ang update sa low pressure area at magiging maulan ba ngayong weekend? Good news, Ate B, dahil nalusaw na ang low pressure area na dating bagyong Queenie kanina bago magtanghali. Magiging maaraw po sa malaking bahagi ng bansa ngayong weekend, kaya pwede maglaba at maglinis, lalo na po sa mga lugar na dinaanan ng bagyo. Asahan pong iihip ang amihan sa extreme northern Luzon ngayong weekend at posible ang thunderstorms sa hapon o gabi. Pero walang panibagong sama ng panahon hanggang sa susunod na linggo. Sa rainfall forecast ng The Weather Company sa Luzon, buong weekend pong maulan dyan sa may Batanes. Bukas naman ng tanghali, may pag-ulan dito sa may Central Luzon, maging sa Cavite at Batangas. Meron na rin pag-ulan sa hapon sa Apayao, Cagayan Valley, maging sa Pangasinan at sa Marinduque. Sa gabi, sa Oriental Mindoro naman at Catanduanes, may pag-ulan. Sa linggo ng umaga, maulan po sa halos buong Bicol Region at maghapon namang merong mga di magtatagal na pag-ulan sa Northern at Central Luzon at sa gabi maulan pa sa may Babuyan at sa Oriental Mindoro. Sa Palawan, maghapon pong maulan bukas at bandang hapon meron na ring thunderstorm sa may Zamboanga Peninsula, Lanao del Sur, Maguindanao at Sokcergen. Magpapatuloy pa ang pag-ulan hanggang gabi dito po sa may Sokcergen at sa Maguindanao, maging sa may Eastern Samar. Sa linggo naman, buong araw pong maulan dito sa Eastern Visayas habang mababa ang tsansa ng ulan sa Palawan at Mindanao. Mas malalakas po ang ulan pagsapit ng tanghali at meron na ring pag-ulan sa may Dinagat at Siargao. Sa hapon, itong ibang lugar po ng Central Visayas, meron na ring mga pag-ulan at pagsapit ng gabi, halos buong Visayas na ang makakaranas ng mga pag-ulan. Ito naman po sa Metro Manila, magiging maaraw at mainit din, pero meron pa ring tsansa ng thunderstorm bandang tanghali at hapon mula po yan Sabado, Linggo at sa araw ng Lunes. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat kapamilya! Pagkatapos manalasan ng bagyong paeng, naisipan ng isang netizen sa Quezon City na mamigay ng espesyal na pagkain sa mga asong gala. Sa post ni Bayan Patroller Cookie Flores, flinex niya ang dog food na malashawarma style na ipinimigay niya sa mga asong gala na nakasalubong niya. Sigurado kasi siyang maraming gutom na asong kalye dahil sa ilang araw na pag-ulan. Umabot sa 8 aso ang napakain ni Cookie noong Lunes sa Quezon City at Caloocan. At itutuloy-tuloy pa rin daw niya ito. Namumuro na naman ang kaunting rollback sa presyo ng diesel at kerosene, pero ang gasolina nagbabadyang tumaas. Samantala, pinangangabahan namang tumaas ang presyo ng imported na petrolyo sa mga susunod na linggo. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Barya na lang ang natira sa naipungkita ni Mang Idilberto sa pag-iikot ng taxi mula madaling araw matapos magkarga bago magtanghali kanina. Kinikita yun, punta na lang sa gas. O ito, sobra o. 20 na lang, karga kong 700. Mula 4:30 ng umaga.
Magkaiba ang direksyon ng galaw ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Mukhang masusundan ulit ang rollback sa diesel at kerosene, pero ang gasolina, pataas na ang presyo sa international market. Dalawang linggo nang may maliliit na rollback mula sa big-time oil price hike noong Oktubre. May possibility ng increase sa gasoline. Napakaliit naman. Hintayin pa talaga ang Friday. Ano? Ang diesel kerosene, rollback naman. Less than 1 peso. Humigit ko mulang mga 50 po ang pwedeng ma-rollback ng diesel. No? Base po ito dun sa first 4 days ng trading po ng MOPS. Ang gasolina naman po, halos ganun din po yung level nakikita natin na pag-akyat. Or baka medyo umakyat pa po ng kaunti, baka umabot po ng mga 60 to 70 po. Ano? Pero kung may natuwa, meron namang mga super na bitin pa rin sa rollback sa diesel dahil kahit umano tumaas ang pasahe, hindi lumaki ang kanilang kita. Okay lang yun, basta may rollback. Basta may rollback. Okay, makakatulong na rin yun sa ano. Kahit na maliit, basta may rollback. Tumaas ng magkano ang tinaas natin, nasa 8 pesos, tapos rollback lang ng piso. Makakutay-utay. Oo, wala po tayong mangyari doon. Kulang na kulang talaga yung kuan, halos pandisila po yung kinikita namin. Ang ibang oil players naman, minomonitor ang halaga ng piso laban sa US dollar kapag lalo pang humina ang piso sa US dollar dahil sa malaking interest rate hike sa Amerika, masasapul ang sangkaterbang imported goods kabilang na ang petrolyo. Kung nasustain po yung paglakas ng piso, nakikita po natin na mas maliit po ang magiging increase po sana no, sa gasolina. Ang diesel naman po, as nakikita naman natin, talagang sana po lalaki pa po no, yung potential rollback. Ang isa pang binabantayan ay yung epekto ng bawas produksyon ng langis ng OPEC Plus at ang European ban sa Russian crude simula Disyembre na pwede makaapekto sa presyuhan ng langis sa world market. And most likely, in a very tight case, supply-demand, ang tendency palagi, speculatively, nag-speculate talaga pataas ang price. Pag hindi ma-follow through yan, we will be expecting na tuloy-tuloy ang ating rollback. Oh, that's good. Kasi hindi humihinto yung decline ng demand. Walang kontrol ang gobyerno sa presyuhan ng petrolyo sa Pilipinas dahil sa Oil Deregulation Law. Sinubukan dati ng Department of Energy na himayin ang fuel prices pero kinasuhan sila ng mga kumpanya ng langis kaya hindi rin natuloy ang proseso. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Nagpahayag po ng pagkadismaya ang mga student leader mula sa iba't ibang kolehiyo at universidad kaugnay ng pagtapya sa budget ng mga state universities at colleges sa panukalang 2023 national budget. Nagkakaisa ang mga leader ng estudyante sa panawagan na i-restore ang tinapyas na budget. Sa sinumiting budget proposal ng Department of Budget and Management, nasa 10 bilyong piso ang binawas mula sa 100 bilyon peso budget ng SUCs ngayong taon. Kabilang sa nabawasan ng pondo ang capital outlay for facilities, improvement, and retrofitting of classrooms. Kaya po, gayon na lamang din ang kanilang pangamba kung may papatupad ang full implementation o implementation ng face-to-face classes. Gawan nila ng paraan na maibalik ang mga nakaltas na budget sa ating mga state universities and colleges. Ang mga budget na ito ay mahalaga para siguraduhin na ang mga pasilidad sa loob ng ating pamantasan ay magkakaroon ng sapat na antas ng kaligtasan dahil nasa gitna pa rin tayo ng pandemya. Naghain ng not guilty plea si Juanito Jose Remulla III kaugnay ito ng kasong possession of dangerous drugs sa ilalim ng Republic Act 9165. Matatandaan na inaresto ng mga tauhan ng PDEA si Remulla sa Las Piñas City noong October 11 nang tanggapin nito ang package ng high-grade marijuana na nagkakahalaga ng 1.3 million pesos. Hindi po nagpunta ng personal sa korte sina Remulla at kanyang abogado dahil sa pamamagitan lamang ng video conference dinaos ang arraignment. Kasunod naman itatakda ang petsa ng presentation of evidence. O kapamilya, namimiss nyo na ba ang mga pasyalan tuwing papalapit ang Pasko? Sa San Juan City, muling binuksan po ang night market para sa mga gustong mamili ng panregalo. At live mula San Juan, nagpapatrol si Ana Cerezo.
O anak, hello. Anong patok ngayon? Karen, alam mo, itong night market na ito ay swak na swak para sa mga pamilya, magkabarkada o kaya ang mga gustong makipag-date. Dito kasi sa night market na ito, Karen, kumpara nung nakaraang taon, mas maraming atraksyon ang pwedeng pagbondingan. Pagpasok pa lang dito, ay sasalubong na ang makukulay na banderitas, pati kumukutitap na mga Christmas lights. Pero ang main attraction dito, syempre, ay ang mga tindahan. May halos 50 food stalls. Pwede mamili sa iba't ibang uri ng pagkain mula sa local delicacies hanggang foreign cuisine tulad ng Korean at Japanese food. Matapos ang halos 2 taon, muling binalik ng night market ang mga tiyangge na bagsak ang presyo. May mga damit pataas na mabibili sa 100 piso lang. Samantala, ang mga pantalon ay nasa 200 piso. May mga laruan din at Christmas decors. Ngayong taon, nagdagdag din ng mini carnival. May carousel at mini ferris wheel na siguradong kaaliwan ng mga bata. Bukas itong night market simula alas 4 ng hapon. Ayon kay James Candelaria, ang AVP ng operations ng mall, inaasahan nilang aabot sa halos 200,000 tao kada araw ang pupunta sa night market. Doble ito ng naitala nila noong nakaraang taon. Karen, sa ngayon, dito, optional na magsuot ng face mask. Pero hinahingkayat ng pamunuan at ng mga otoridad na magsuot pa rin ang mga pupunta dito para na rin sa kanilang kaligtasan. Simula ngayong araw hanggang hating gabi ngayon, bukas itong night market at magtatagal ito hanggang January 8. Karen? Maraming salamat, Ana Cerezo. Sumiklab ang sunog sa isang garment factory sa barangay Magdalo, Potol sa Kawit, Cavite, Huwebes ng gabi. Ayon po sa Bureau of Fire Protection o BFP, nagsimula ang sunog mag-aalas 11 ng gabi at mabilis na kumalat ang apoy dahil karamihan ay naka-imbak dito ay mga tela at damit. Kwento ng ilang empleyado, wala na silang naisalbang gamit dahil malaki na agad ang apoy. Inaalam pa ng BFP ang pinagmulan ng sunog at kung magkano ang halaga ng pinsala nito. Pansamantalang hininto ng Barangay Pulong Buhangin sa Santa Maria, Bulacan ang pagbibigay ng business clearance sa mga gumagawa at nagtitinda ng paputok matapos ang pagsabog sa isang ilegal na pagawaan sa Sitio Manggahan. Naglabas ng resolusyon ang sangguniang barangay nitong Biyernes na nagtatakda ng joint inspection ng barangay, pulis, bombero at pamalaang bayan sa mga establishmento bago muling bigyan sila ng clearance. Paniguro muna ito na maiwasan ng maulit ang pagsabog sa pagawaan na nalamang walang mga permit. Nalinis na ng barangay ang mga nagkalat na paputok at lumipad na yero sa kalye sa Sitio Manggahan sa labas ng pagawaan. Ayon po sa barangay, planong alukan ng livelihood training ang 8 nagtatrabaho sa sumabog na pagawaan. Bukod sa kasong ilegal na paggawa ng paputok, naharap din ang may-ari sa kasong reckless imprudence resulting in physical injury and damage to property. Nasa ospital pa rin siya matapos isugod doong Huwebes ng gabi dahil sa hirap huminga. Inilipat naman ang ospital ang isa niyang anak na nalapnos ang balat sa insidente. Balik ng deployment ng mga bagong household workers sa Kingdom of Saudi Arabia simula Lunes, November 7. Pero mas mahigpit na ang proseso para hindi na maulit ang mga pang-aabuso sa OFW. Nagpapatrol, Zen Hernandez. Tenga sina Gemma at Lizel mula nang ipatigil ng Pilipinas ang pagpapadala sa Saudi ng bagong household workers noong Nobyembre 2021. Kaya isang taon din silang pa-sideline-sideline. Pero nabuhayan sila ng pag-asa dahil sa Lunes, tatanggalin na ang deployment suspension. Isang magandang pamasko po tayo sa amin, ma'am. Regalo to sa amin ngayong yung buwan na to na makalis kami. Ang pagtanggal sa deployment suspension ay bunga ng nabuong kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Saudi noong Setyembre. Ang kontrata halimbawa, may insurance na, oras na hindi magbayad ng sahod sa worker ang kanyang employer. Electronic na rin ang pagpapasahod para mas madali ang monitoring. Nangako rin ng Saudi na magiging aktibo sa mga kaso ng human trafficking. Ang mga recruitment agency ng Saudi at Pilipinas kailangan magtalaga ng welfare officer
natututok sa mga reklamo ng worker. Magpapalitan din ng blacklist ang dalawang bansa para hindi na makakuha ng worker ang mga tiwali at abusadong employer at agency. Higit sa lahat, kailangan pumasa sa whitelist ang mga recruitment agency na gustong mag-deploy ng manggagawa sa Saudi. Kailangan lang kumuha ka ng tatlong klaseng clearances. Pakalawa, kailangan mo rin kumuha ng clearance sa RIPAT. Kinakailangan, wala siyang significant event na yung isang FW binugbog, sinaktan na rape. Wala siyang notice to repatriate, no? At least na, lima lang. Dahil dito, hindi agad-agad na makakaalis ang mga OFW sa Lunes. Pero siniguro ng DMW, bibilisan ang proseso sa whitelisting. Employer at recruitment agency rin ang dapat gumastos sa muling pagproseso ng mga dokumento ng worker. Yung kanilang medical examination, I'm very sure na expired na lahat ng medical ng mga workers. Pangalawa is yung kung maku-qualified yung kanilang in-applyan na agency before doon sa whitelist. Makakabuti po ito sa lahat. Nakatakda namang dumating sa susunod na linggo ang mga kinatawan ng Saudi. Isa sa pag-uusapan ang unpaid claims ng libu-libong OFW na pinauwi noong 2016. So ang assurance lang namin doon sa mga naghihintay, number one, the DMW understands and is very sympathetic to what you have gone through. No, it was of not the fault of the worker. We were actually also motivated to make sure that hindi na mangyayari yung nangyari sa kanila. Dagdag na trabaho rin ang nakikita sa panunumbalik ng magandang relasyon sa pagitan ng Saudi at Pilipinas. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Baha pa rin ang malaking bahagi ng Masantol, Pampanga matapos po ang bagyong Paeng. Dahilan ito para mahirapang magkumpuni ng kanilang nasirang bahay at kabuhayan ang mga residente. Umagapay po sa kanila ang ABS-CBN Foundation. Mababa ang kinalalagyan ng barangay Pagyaba sa Masantol, Pampanga. Kaya baha pa rin sa ilang bahagi nito. Noong kasagsagan ng bagyong Paeng, hanggang bewang ang tubig sa bahay ni Zenny Santos. Inaalala niya ang kalusugan ng kanyang anim na anak. Pag wala po silang natutulugan, kahit lang po sa upuan, sa parang papa, gumagawa lang po kami. Panay masakit yung tiyan kasi po malamig eh. Wala naman po kaming choice. Tindera ng isda si Zenny at kapag may baha, hirap siyang maghanap buhay. Minsan po, hindi. Minsan, kumakain. Kapag po bunabagyo, may namimigay naman pong ganito sa inyo. Parang lirip. Iyan po, pagkakasya na namin. Lagi po tayong merong coordination with the national agency para makahingi din po tayo ng tulong kagaya po nito, mga non-government organization na maaaring makapagbigay ng mga family food pack sa ating mga kababayan. Narating ng sagip kapamilya ng ABS-CBN Foundation ang Masantol para mamahagi ng bigas at mga delata kabilang sina Zenny sa 800 pamilyang nabigyan ng tulong. Lahat naman namang pinapamigay namin galing din sa taong bayan. We need to distribute lang naman namin yung mga binibigay sa amin. Papasalamat kami, pinagkakatiwalaan kami na i-distribute yung goods. Huwag kayo mawala ng pag-asa kasi maski na hindi kami nandyan kaagad, makakarating pa rin kami, magtutulong kami hanggang kaya namin. Mga kapamilya, marami pa pong lugar na naapektuhan ng bagyong Paeng ang nais nating mahatira ng tulong. Para po sa inyong mga donasyon, pwede po kayong magdeposito sa mga bank account na nakikita ninyo sa inyong TV screen. O kaya naman, ay iscan po ang QR code. Pwede rin ang in-kind donations na maaaring dalhin sa Sagip Kapamilya Warehouse sa Quezon City. Tumawag lamang po sa numerong nakikita ninyo para magabayan sa inyong ipadadala.
At para naman po sa ating mga kapamilya sa ibang bansa, kung nais po ninyong iparating ang inyong tulong dito sa Pilipinas, maaari ninyong iscan ang QR code para sa international donations. Walang mag-iisa sa paglampas ng pagsubok na ito dahil andito tayo para sa isa't isa. Dumalo si dating Senador Laila De Lima sa Muntinlupa Regional Trial Court para sa pagpapatuloy ng hearing sa kinakaharap nitong kaso na may kaugnayan sa ilegal na droga. Kanina, sumalang sa cross-examination ng prosecution si dating Bureau of Corrections OIC Rafael Ragos kaugnay ng pagbawi nito sa kanyang naunang testimonya na nagdidiin kay De Lima sa kaso. Ayon po sa abogado nito, bagamat aminado na may video si Ragos kasama mga abogado ng Public Attorney's Office, hindi anya ibig sabihin ito na walang nangyayaring panggigipit para pirmahan ang nauna nitong affidavit. Ayon naman sa panig ng prosekusyon, importanteng maipakita sa korte ang sinasabing video ni Ragos dahil dito anila makikitang voluntaryong pinirmahan ni Ragos ang kanyang sinumpaang salaysay. Ayon naman sa kampo ni De Lima, malaking bagay sa panig ng depensa ang paninindigan ni Ragos na bawiin ang naunang pahayag. Matatandaan na itinuro ni Ragos si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre na siya umanong pumilit sa kanya para gumawa ng testimonya laban sa dating senadora. Tinanggi naman ito ni Aguirre na pinakita pa ang nasabing video na patunay umanong hindi ito pinilit sa kanyang naunang salaysay. Samantala, humingi po naman ang paumanhin si Ragos kay Senador De Lima nang makasalubong niya ito sa hallway ng Muntinlupa Hall of Justice. Inabot pa ni Ragos ang kaliwang kamay ni De Lima sabay sabi ng sorry dito. Hindi ito ang unang beses na nagkasabay sa loob ng courtroom ang dalawa, pero ito ang unang beses na nakuhalan sila ng video na nag-cruz ng landas at nagkausap ng personal. Nakatakdang ituloy ang susunod na pagdinig sa November 25. Hindi naman inconsistent yung video na yon sa fact na sinabi ni Rafael Ragos na inutusan ang mga power lawyers na ito ni dating DOJ Secretary Aguirre. Pag sinabi niyang walang coercion, isa lang ang pruweba na hinihingi ng ating konstitusyon para walang coercion, written and signed na waiver ng Miranda rights. Kung meron nga noon, sana ilabas na nila. It will show that at the time when the information that was put into writing was being composed or done, there was on the part of the witness freedom of decision. He was not coerced. He was fully aware of what he was saying. There was no compulsion from any party for him to disclose any information. Napansin namin na maraming admissions against interest si Ragos na ginawa, tulad ng mga sinasabi niya na alam niya na mali yung kanyang salaysay, pero tinuloy niya yon kahit alam niya na pwede siyang madimanda ng perjury o pagbigay ng mga false statements sa korte. So para sa akin, personal opinion, yan ay nagpapatunay ng na si Ragos ay nagkasabi ng katotohanan ngayon. Malapit nang umarangkada ang pinakabagong reality talent show ng ABS-CBN na Dreammaker. Tutuparin ang pangarap ng mga talented Pinoys para makabuo ng isang global Pinoy pop group. Pero sino ang mga host na gagabay sa mga Dream Chasers? Nagpapatrol, MJ Felipe. Sinuyod ng Star Hunt ang ilang bahagi ng bansa para sa pinakabagong survival reality competition na Dreammaker. 62 Dream Chasers ang mapipili at dadaan sa matinding training bilang susunod na Pinoy pop group. May mga kumanta. Nag-rap. At sumayaw. Para maipakita ang kaya nilang bumandera sa global stage. Ang format nito ay isang Korean Idol survival show. So, I'm sure K-pop fans would know na the likes of ENHYPEN came from this type of format. So, ito yung klase ng format na gagawin natin for Dreammaker.
Katuwang ng ABS-CBN ang MLD Entertainment at Camp Korea Incorporated. Ang mga napiling hosts, sina Kim Chu at Ryan Bang. Ako, style ko dito, kakaiba kasi to, kasi iba yung format ng buong show. And first time kong gumawa ng ganito. So, abangan na lang nila kung paano kami ni Ryan dun sa Dreammaker. Malapit na. Tsaka sobrang galing ni Kimmy. Gusto ko, pati yung mga writers, kasi yung mga writers dyan, mga Korean. Pati yung director namin, Korean. So pumalakpak sila kay Kimmy kasi haba ng taping, kasi ang style ng taping namin parang Korean din. Korean, oo. Korean style lahat. Challenging ang role kay Ryan dahil siya mismo ang magiging tulay sa mga Pinoy talents at Korean mentors. Sila talaga yung mentors. Talaga legendary sila sa Korean K-pop industriya. Kaya talaga kilala sila, tsaka sikat. Oo. So, habang ako nagtitranslate, kinakabahan ako. Baka magalit sila sa akin. Kasi yung iba parang strict sila eh, di ba? Diretso sila comment, parang walang charot-charot na walang yung malambing. Talaga minsan real talk sila. Pitong talented Pinoys ang pipiliin para maging bahagi ng Pinoy pop group na magte-training sa Korea. MJ Felipe, ABS-CBN News. Mark, may hangover pa rin ang badlang netizens sa nagdaang Halloween, kaya may mga videos pa rin ng trick or treat na patok sa social media. Oo, Ate B, pagbigyan na natin sila at isara ang Halloween week ng mga video nilang funny at kahindik-hindik. Binago na pala ang kanta ng Apo na pumapatak ang ulan. At ang bagong areglo nito, imbis na pumapatak, tumitiktok na naman ang baha sa loob ng bahay. Di maiwasang gumawa ng di inaasahang bagay. After bagyo, nagkalat din ang kahoy. Pwedeng gawing pangkato. Resume na pala ang klase after paeng. Nakamove on na ba sila? Pag tinawag ko ang pangalan, sasabihin nyo lamang kung kayo ay nagmahal, nasaktan o nakamove on. Benson, Kim, Dominic. Nakamove on. Wow! Aba, si teacher ang numero unong kinikiliga. Speaking of nakamove on, itong dalawa di makakamove on dahil sa bayawak, may forever cha. Magaling, aba eh, huling hirit tayo sa Halloween. Paano naman kasi, umiksena ang mga nasa likod ng nagbabagang balita. Bukod sa K-pop at iba pang characters, lumitaw din ang manyikang si Yang Hee. Reunited sila ng nanay niyang si Pang. Isa lang palang modista nila. Anyway, dito na-discovering manunanggal pala itong si Yang Hee. Huling-huli ng kamera na nakihiwalay ang kanyang mga paa. Anyway, may TikTok dance din sila. Sinabihan nila ang kanilang buong angkan na abangan ang TV Patrol ngayon dahil lalabas sila. Kaso may nagbida-bida na costume daw nilang nakakatakot. Eh dapat kumot. Oh, describe nyo na lang. Nay, ako yan oh, yung naka-shades. Dati-rati ang idino door-to-door ay taho. Pero ngayon, atahol na. Ataol kayo riyan! Mark Logan, taba ng takutan ha! Kung bibitaw ng mahinahon ako pa'y ABS-CBNs! At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Karen Davila. 51 days na lang, Pasko na! Ako po si Bernadette Zambrano, nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Andrew Magadias. Maraming salamat po. Happy weekend. Magandang gabi.